Hello guys, this is Benjie again and welcome to our new reaction video. So, ang i-react natin ay ito yung nagulat ako yung kay Meagan Aguilar. Yan. So, sabi nga, maraming lesson tayong matututunan kay Meagan Aguilar. Ano yung nangyari sa buhay niya, bakit siya napupunta sa kay Tulfo. So, let's do this, this reaction. So, Mustafa, Madam, Doc, good afternoon po Doc. Good afternoon po, Senator Tulfo. Good afternoon, Senator Rasi. Kumusta po? Mabuti po. Assalamualaikum po, Doc. Waalaikumsalam. Opo. Okay. Doc, pasyente niyo po pala ito si Miss Meagan Aguilar, Doc? Yes po, Senator. Patient po namin siya and we're actually hoping that she can have the radioactive iodine under Dr. Nimensio Nicodemus sa PGH. Okay. Doc, lumalapit sa amin humingi ng tulong. Paano po namin siya matulungan? Ano po yung inyong advice? Ano po inyong recommendation? Anong klaseng tulong po pwede maibigay namin sa kanya? I think, Senator Rafi, I think it's better if we have a team to assist her at the hospital kung saan po gagawin yung check-up and yung mga laboratory tests and yung RAI kung tawagin para ho at least mag-guide siya kung ano po yung mga best steps to do. Ang diagnosis niya po is hyperthyroidism. Ano po yung... Okay. Guys, yung hypothyroidism is sakit yun sa thyroid. Kasi yung wife ko hypo eh. Hypothyroidism yung tataba. Kay Meagan, pumapayat. So, medyo mahal yung... Totoo, medyo mahal yung treatment ng paggamot dito sa thyroidism. Kasi nga radioactive pill yun eh. Naiinom yun. Dati 5,000 yata yun, 6,000 plus, isang pill lang yata yun. Tapos, syempre, depende ilang treatment na ibibigay kay Meagan Aguilar yan, depende yan, ano yung treatment, yung lilit yung thyroid. Yan. Kaya pumapayat siya, kasi nga, ano siya, hyperthyroidism, hindi siya hypo. Kasi kung hypo, tataba yung tao. Yung hyper, pumapayat, so, ano, yung sa thyroid nila. So, magkaiba yun eh. So, yun yung one thing niya sa akin, nagkasakit siya. So, one thing I learned from that is health is wealth. So, kailangan mo talagang mag-save o alagaan mo yung katawan mo for, ano, sa in the future na kung magkasakit ka, hindi ka lang magkasakit ng terrible. Dapat talaga alagaan mo yung katawan, alagaan mo rin yung sarili nyo for death. Kasi nga, kung talagang tinamaan kayo ng health, talagang yung health nyo bumagsak, daming gas yan. Check-up, doctor, consultation, laboratory, hindi naman pagpitsugin yung check-up eh. Talaga gas, talaga kailang pera. So, tuloy natin yung ating reaction. Prognosis nito? Currently ho, Senator Rafi, Meagan is actually in a malnutrition state. So, malnourished po siya ngayon. And we're really hoping na she can recover fully from this disease. So, we're hoping if someone can observe and maybe confine her in a government facility for the meantime so she can have the full treatment, mas maayos po sana para she won't be having dilly-dally on her treatment. Okay. So, we've been trying to do tablet treatment for her, but then, unfortunately, it's not going to work for long. So, kailangan mo talaga ng either surgery or RAI. Okay. Alright. So, ang gagawin po namin, Doc, is sasamahan po namin dyan sa inyo para for a series of evaluation assessment kung ano po talaga ang mga narapat gawin at kami po willing makipagtulungan at ibigay yung tulong na kailangan para siya po talaga ituloy ang magamot, Doc, kasi lumalapit po sa amin. Thank you po, Senator. Maraming salamat po. Sige po. Maganda lang dito kasi talagang lumapit si Meagan Aguilar sa isang doctor for the treatment talaga ng thyroid. Kasi hindi naman basta-basta ma-identify kung mayroon ang thyroid problem. May specialist yan for the thyroid. Kaya kailangan talaga ipa-check up. So, buti lang, pina-check up niya, tapos meron siyang diagnostic bago siya pumunta kay Tulfo. Kasi hindi biro talaga yung radioactive pill. Medyo mag-assess yan.
Tapos, depende pa yan kung ilang dosage yan. Siyempre, hindi naman ba sa isang pilan, lilit na yung thyroid mo. Hindi, it takes time din to heal. Po, next week po siguro, Doc, schedule po namin yung pagpunta dyan sa inyong tanggapan. Okay po. Last na tanong na lamang. Okay. So, curable ho ba ito ang kanyang karamdaman, Doc? At gaano naman katagal? Meron ba tayong time frame na from the time na she will undergo the necessary treatment or therapy up to the time na siya gumaling? Gaano po katagal? Hopefully po, Senator Rafi, kung makaka-comply po siya sa treatment within this year, she will feel all the benefits po of the treatment. At sana po makarecover si Meagan with the RAI at kung magbibigyan siya ng supplement po for the thyroid, magbaback to normal si Meagan and magbabalik ka alindog si Meagan Aguilar. So, yun niya, wala siyang sinabi na anong time frame. So, depende talaga doon sa healing process ng sa thyroid, yung treatment ng thyroid. Kaya, yun niya, health is wealth. Yun yung one learning ko dito sa video ni Meagan Aguilar. Saka guys, may pangalan yung tao, Aguilar, anak siya ni Freddy Aguilar. So, meron na siyang mga albums, meron na rin siyang sikat siya. Saka, syempre, alam mo naman sa Pilipinas kung sikat ka, tapos anak ka ng musikero, and one, ang ano lang talaga, one thing I learned din dito is kahit sikat ka pala, mabilog yung mundo. Bilog yung mundo. Kasi once you're up, minsan down ka. Tapos up ulit. Ganun talaga buhay. But dito, you have to learn rin kasing to mag-ipon. Mag-ipon ka. Kung nandun ka sa taas, mag-ipon ka. Kasi nga, minsan magda-down ka sa buhay mo. So, you need to save a lot. Then, yung emergency funds for emergency, di ba? So, yun yung mga one of the that's the second thing na natutunan ko dito sa what happened to Meagan Aguilar. Yung sikat na siya, but kailangan mag-save, mag-invest, everything, ganun. Kasi hindi kailanman na hindi naman ikaw ari. Sikat na sikat at the time hindi ka rin sikat, hihina rin yung kabuhayan mo. So, kailangan meron ka rin secondary income ba? Yeah. Secondary income, meron rin kayo retirement or investment na pwedeng puntahan yung pera mo. Okay. Salamat po, Doktora Nahida Mustafa. Madam, magandang hapon. So, i-fast forward natin konti guys. Then, ibubusto ng tulong sa'yo. Salamat po. Si Priscilla O'Donnell, Director for Business Operation, ECDNA. Priscilla O'Donnell, ma'am, good afternoon. Good afternoon po. Ito pa, hindi po lang basta-basta magtutulong si Tulfo. Ngayon ko lang napansin. Hindi na ba basta-basta magtutulong si Tulfo kung hindi ka papasok sa kanilang drug test, tapos hindi basta-basta pa sila, yung drug test, hindi yung urine test yung ibibigay sa'yo, talagang polytel, hindi sa buhok. So, hindi siya basta-basta tutulong sa'yo kung hindi ka clear sa drugs. Yun yung napag-usapan nila dito ni kay Meagan. Sir Rafi! Para sa kabatiran po ng lahat, ano ba itong tinatawag na hair follicle drug test, ma'am? Sa pamamagitan po ng hair strand, nadidetekta po yung mga na-test na gumagamit ng bawal na gamot, sir. Okay, up to ilang years po, the last time na gumamit yung isang test na tao? Mayroon lamang po itong 90 days, sir. From 90 days na usage. Dalawa po yung pinagkukuhanan ng hair sample, sir. Maaari po ito sa ulo ng isang tao or sa katawan din po. Kung sa ulo po, maabot po ito ng 90 days. From collection, 90 days backward. And then kung sa katawan naman po, maaaring hanggang isang taon po. Okay. So doon po tayo sa katawan. Kung ganun. Para hanggang isang taon. Opo. Para masiguro namin na talagang free na siya from using, abusing drugs, pinagbabawal na gamot. Tama po?
Opo, sir. Sige po. So, samahan po namin dyan. Ma'am, ha? Gaano katagal po yung proseso from the taking of sample up to the time na lumabas po yung result? Gaano po katagal? Mga 3-4 weeks po ito, sir. Kasi po, naipapadala po ito sa aming overseas-based partner laboratory. Okay, very good. Sige po. Salamat po, Ma'am Priscilla. You're welcome, sir. Ms. Meagan. Opo. Kumain kayo, papadrug test. Yes po. Kanamin sa ECDNA, kami pong bahala. Salamat po. 3 weeks. Alright. For the meantime, kung ano may tutulong namin habang hinihintay natin 3 weeks na yon, tutulong kami. At salamat kapag po. Napatunayan na talagang clear ka, then we will help. Kung anong gusto ninyong mangyari, ibibigay namin sa iyo. Thank you. Pero pag lumitaw na, pasok ka doon sa, ilan ba, 90 days at yung sa 1 year. Opo. Nasa 6 months to 1 year. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa paggamit mo, we will not help. Okay? Opo, I agree. Sige. Gusto mo ma-clear name mo. So, yun niya. Ang maganda dito, nagpapaklear na siya ng name niya. Kasi, di ba, meron siyang case. May nauna pa siyang case eh. Natulpo rin siya dati. Nang yung kay... basta may, sa dating MMDA ba yun? May case sila dun eh. Naayos naman. Tapos, ang maganda dito, nagpapaklear siya for the wrong image niya sa social media na drug addict siya. So, ang maganda dito, one thing yan, nagkaroon siya ng problema, na-realize niya na I have to be, ginaging ma-pride yung si Meagan. Nagbaba na siya ng loob niya. Siyempre, alam niyo na ang buhay, na matututo ka lang talaga kung nagkakamali ka or something, a problem have occurred to your life. Ganun talaga ang ating buhay. You will learn from your mistakes or you will learn from the problems you deal with. Yun yung maganda dito. So, if fast forward natin konti kasi ano pa. Anong klase pong paglilinis sa pangalan mo ang gusto mong mangyari? Ayan pala siya dati. Before, ikaw yun? I was pregnant kasi din. Hindi, yan sa before, kayo po yan. Opo, po yung chubby-chubby po. Hindi, chubby yan. You look okay. Oh, yan. Yeah. Tingnan niyo po, ayun, nakikita mo. Yes. Yan. Mm-mm. And then after. So, opo. Ano pong gusto mo linisin sa pangalan mo? Gusto ko po kasi yung ma-stop na yung lumalabas daw na sa chismis, sa showbiz news, or whatever gossip outlet or platform, lumalabas po doon na I'm a substance abuser, I'm a drug addict, and I wanted to stop because I'm not. Kaya nga, the only way na para mabawasan po yes. yung kumakalat na chismis niyan yes. about you sa drugs, kung kunin ka sa drugs, yes. ito po yung easy DNA na kami po magpapagawa. Yes, yes. Yun, mayroon palang purpose din yung pagpunta niya din, yung helping herself, saka yung to clear her name. Meron kasi yung masira ka sa social media na ganito kang drug addict. Ang hirap yun eh. Kasi ano yung na-post dun sa social media, yun ay magiging image mo. Mas magandang i-clear out, di ba? And yun yung ginagawa niya. Which is tama naman kasi nga she have the right to clear her name. Yan. And hopefully, makapasa siya sa kanyang drug test. Baka maaaring magkaroon pa to ng part 2. Sigurado magkakaroon ng part 2, guys. Yes, and okay. That's one. And two is, nawalan po kasi ako ng several opportunities to work kasi hindi lang naman po ako singer, musician. Nag-graduate din po ako ng hospitality and tourism. So I can work as marketing manager also, but I lose the opportunities kasi when they check my background, nakikita po nila sa gossip na addict po ako. May stigma kasi po eh. Na may stigma. Si Meagan Aguilar ay doktungan niyo po. Ay mayabang, ganito, ganyan. Ayun, sabi naman natin. Masyado matapang. Mayabang, diba? Matapang. Opo. Isinabi rin ng mga netizen yes, niyo. Yes, ano I know. Salbahe. Pero, mataas magsalita. Opo, pero hindi ko sila kilala. So, ang hirap, no? Kung di mo ma-imagine ka rin lang yung mga sikat na artista o sikat na personality. Kahit nga yung hindi sikat, guys, may nagbabash eh. Talagang kung may ganyan sa'yo. Ganun talaga eh. Ganun yung power of information technology. Na kung ano, you can leverage them but you can destroy other people's din. Yun nga yung mahirap na ano, na kini-clear up ngayon ni Meagan. Maganda din yung kanyang intention kasi andito, ang masakit lang talaga din na syempre nasa taas na siya biglang
baksak siya sa hanap sa kanyang hanap buhay sa pamoy. I think she's homeless pa dito. Wala siyang mait lupa. Kumbaga homeless siya, Meagan Aguilar, kasi may nakilala ko si Meagan Aguilar because of 90s pa dahil sa pagbabanda-banda. Dahil nagbabanda-banda ako dati, tapos tumutugtog na siya. Dahil nga siya anak siya ni Freddy Aguilar. So, hindi ko akala yung mangyayari sa kanya yung babaksak siya, tapos homeless sila, walang pera, kahit na wala siyang napundar ba. Yun yung nangyari. Siyempre, for almost more than 10 years, 20 years sa music industry, tapos may pangalan siya, so she have the opportunity of the world, di ba? Kasi nga kilala yung tatay, meron siyang foundation for the music, naging representative sa Pilipinas, tapos may mga gig siya, nag call center pa siya. Ang tanong niya, wala siyang napundar. Yun lang yung nakakalungkot. Wala siyang napundar kahit man bahay man or lupa. Mahirap kasi kung wala kang bahay at lupa. In nowadays kasi pwede kang paalisin kung nagre-renta ka or taasan yung renta. Diba? Minsan pa, mahirap rin yung kausap na pababayad pa sa yung ano, yung surcharge doon sa kuryente. Nangyari sa akin yun sa tubig. Ina-add ng ano yung mga surcharges, which is hindi naman pwede yun dahil kasi may sarili ka pang ano, kontador. Masakap yung wala kang sariling kontador, ayun, meron silang sariling competition yung may-ari ng bahay, which is wrong talaga. Kaya yun lang, you need to have your own house or your own home talaga. Story natin guys, ha. Ala, yun lang po diferensya. Hindi ko po kilala yung mga kilala, pero kilala kanila. Oo nga po, pero saan po? Oji Diaz, magandang hapon! Yes, yes. Kilala yes, mo si yes. Meagan Aguilar, Oji. Opo. Hi, Oji! Okay. Hi. Sino si Meagan? Opo. Hi, Meagan. Hello okay. Po. May, Oji, kasi manager ka at humingi siya ng tulong. Yung ibang tulong may bibigay ko, pero yung isang tulong, marami siya hiningi ng tulong. Yung 1, 2, 3, kaya ko. Itong 4, eh, hindi ko maibigay kasi... Ang maganda lang kay Tulfo, yung tulungan niya, kinakontakt niya yung personal may specialty sa showbiz or what. Pwede kay Ogie Diaz, kaso hindi nga siya natulungan dito, eh, alam ko eh. Hindi natulungan dahil kasi nga nagbabawas rin siya ng talent at saka busy siya sa mga vlogs. Ang maganda dito lang, yung na-realize ni Meagan, syempre naghihirap na siya eh, so kailangan niya na hanap buhay. So parang kinapalan na niya yung mga niya, pwede ba akong muli magkaroon ng gig, magkaroon ako ng sariling hanap buhay, gano'n naman eh. Mawawala yung pride mo talaga or ano, kung wala na talaga eh, no choice, gawin ko na to. Yun. So yun yung aking dyan, yung natutunan ko yung kumbaba na siya na pwedeng ito na yung ano, meron ka ba dyang trabaho, pwedeng pasukan whatsoever, papasukan ko ganun. Yung yun ba, try natin. Si gusto lang niya eh mabalik siya sa showbiz. Eh, ikaw yung naisip ko. Una, si Nanay Christy. Hindi naman available si Nanay Christy. Ikaw, gusto mo siyang kausapin. Okay. Eh, gusto lang niya magpatulong. Ah, okay. Hindi, kuya, for now, alam mo naman, di pa busy tayo sa vlogging. Saka, not at this point kasi nagbabawas kasi ako ng mga talent. Oh. Okay. Ayun, nagbabawas siya ng talent. Yun yan. So, fast forward natin konti, guys. There. I went through a depression and anxiety phase sa marketing. Salamat. And boom. Where did I go? Biglang lahat naglaho parang bula. Hindi naman ay. Po. Actually, nung nawala ako sa Philippine showbiz, the reason for that is yung Japan music scene, I was chosen to be the representative of the Philippines for the blues and rock category of music. So, from 1999 up to about 2015, I was touring the world to represent the Philippines po in the international music festivals po. And then after that, when I became a mom na, nag-call center ako, nag-concentrate ako sa marketing management job ko, and
I even have my resume here to prove that I was working all the time from 2009 to the present po. Pero sadly, in 2022, which is last year, di ba? My husband and I ventured into online selling po and nalugi po kami kasi nung nag-lockdown 2, kailangan na po ng permits ng mga products saka mga quarantine and then hindi na po namin yun na handle. So we lost the business and from there, I went through a depression and anxiety phase. Kaya po hindi ko kinayang umano agad, bumulusok agad. Kasi actually, kahit ngayon, Senator Rafi, I'm experiencing insecurities and depression and anxiety kasi never ko pong na-imagine na ang isang Meagan Aguilar po ay mapupunta sa ganitong phase ng buhay na hindi kaya yung sarili tsaka na homeless po. Kaya ito po, hindi, kasi po kung mahiya po ako humingi ng tulong, baka po ikamatay ko pa yung hiya ko eh. Kaya, So, yun, talagang walang-wala talaga siya ngayon. As walang-wala talaga. Yung parang suko na ako, I need help somebody. Kahit yung call center pa siya, no? Ang nagtataka lang talaga ako, hindi siya nakapagpundar or yung nagkaroon siya ng yung savings. Di natin alam paano yung money handling nila eh, mag-asawa. Hindi lang talaga nakapagpundar ng kanilang property, investment or insurances or savings para kasi kung ang negosyo kasi hindi naman basta-basta ang magnegosyo. Kung magninegosyo ka dapat alam mo yung negosyo, alam mo yung startup ng negosyo, alam mo yung in-house out, paano ka kikita, kung nalugi ka, kaya mo bang mag-recover, mga ganun bang bagay. Kasi yung online selling, di naman basta-basta yung kikita ka dyan eh. Unti-unti na yung kita. Kaso sometimes, kung ka problema ka sa supplier mo or meron kang competitive na kailangan mas mababa sa yung presyo, mga ganun bang challenges sa piling online. Kasi nag-online selling din kami yung mag-asawa. Malaki yung kita. Kaso, dapat talaga meron kang sariling produkto na sayo-sayo lang para wala kang competition. Yung mga ganun ba? Kasi very competitive yung ganyang business. So, pagalingan kayo talaga magbenta, pagalingan kayo sumagot sa mga kliyente. Sometimes, you need to get the latest product or winning product on a certain time and certain time on certain season. So, hindi siya basta-basta. Yun. Yung nalugi siya, nagkumbaba na siya na, sige, no choice, ito na ang gawin ko. Diba? So, bilog nga ang mundo. Yung dami bakit. At dapat talaga magpundar. Kahit na kasi kahit if you're name ka ng isang kilalang artista or dapat magpundar ka, mag-invest. Ayan. Yun yung mga lessons ko natutunan dito sa kanya na kala mo no, kung sikat na siya, okay na, kuha na niya lahat ng opportunity. Yes, nakuha niya yung opportunity. Maaring nag-mismanagement sila ng budget or nagkaroon sila ng hindi niya na control yung kanyang finances niya. Kaya naging sila homeless, di ba? So, syempre, as nagkaroon rin ng pandemic, at sa tingin ko naman si Meagan, masipag. Kasi gumagawa siya ng discard sa sarili niya. Masipag talaga. Tapos, gumagawa ng discard, nag-call center siya, naging marketing manager, nag-gig siya, tapos may sarili siyang album. So, na-discard siya. So, yun yung napapansin ko doon sa kay Meagan na talagang natadhana siyang nalugi at wala siyang pera. But, dapat talaga nagpundar sila in their time. At the time, sikat siya. Kaya para kung bumagsak man yung kanyang career or yung sasalo. Yung meron siyang secondary na backup. Anong mangyari? Hindi ka yung tetaw dito na
na magiging, syempre, magpapanik ba na anong gagawin ko, anong mangyayari sa amin, wala kaming bahay, wala kaming tirahan, wala akong savings, wala akong retirement funds, mga ganun ba. So, yun yun. So, yun yung one of I learned from kay Meagan, kay Meagan Aguilar. So, yun yung ano, hindi natin tatapusin yung ano, yung reaction natin dito. Yung mga ichi-bichi scenes na importante lang na na ipakita ko sa inyo, ito yung reaction ko pagdating doon. So yun lang yun. So, ito yung one thing ha, iuna-unahin natin. Una is, even though bilog ang mundo, sabi ko, na maaaring nasa taas ka, nasa baba ka, ganun ang buhay. Second is, mag-invest kayo, mag-save kayo ng, ano, ng, mag-save kayo ng, save sa inyong pera, ano yung pinaghihanapan nyo, mag-save kayo, huwag iwaldas lahat yun. Kung magninegosyo ka naman, hindi dapat 100% lahat ng pera na sa negosyo. Kailangan meron ka rin emergency fund. Yun yun. At magpunta rin kayo ng sarili nyong tirahan. Kung what happened, meron kayo sarili nyong tirahan, hindi kayo magiging homeless. Yun yung akin natutunan dito sa nangyari kay Meagan Aguilar. And fifth, di ba, ang maganda dito pa, yung father niya, tinulungan siya yung nagkasakit pa siya eh. Yun yung nangyari doon. So, mahal siya ng father niya. Siya, kaso, hindi pwede habang boy, andun yung parents mo na tutulungan nun. At vice versa na ikaw tutulong sa parents mo. O maaaring tumulong ka, yung kaya mo lang. Kaso, hindi pwede habang boy, tutulong ka doon sa magulang. Dahil kasi, vice versa yan dapat eh. Hindi lang one-sided. Kaso, minsan one-sided. Or mostly one-sided. Yun niya yung nangyayari. So, yun guys. Yun yung aking mga lessons na natutunan dito sa kay Meagan Aguilar Tulfo scenario dito kay Tulfo. So, hopefully, maging may si Ma'am Meagan. And I think she, madiskarte naman siya, masipag. Mabigyan lang siya ng break, babalik yan. Tapos magkaroon rin ng ano ng good magkaroon sila ng good relationship ng uli ng father niya at mabalik yung anak niya, syempre nanay yan eh, kasi may mga anak niya, tatlo, di ba, puro panganay daw. But we pray for you ma'am na make your life better and make your ma-improve yung kanyang buhay. So, kaya niyo po yan. Every problem has solutions yan. So, guys, ito lang yung reaction ko dito kay Miss Meagan Aguilar. So, please subscribe, like, and share on my reactions. And we will do a reaction again with other videos that we will encounter in our events. So, thank you very much for watching, guys. And see you to the next reaction video. Bye for now! Thank you so much for watching. See you again on my next video.